Yun, magandang araw po mga idol. Luzon, Visayas, Mindanao. Dito naman tayo sa paborito kong tambayan dito sa rooftop. Mga halaman ko. Nakain ng ibon. Saan ka pala mga idol, nandito ako. Update ko lang sa inyo. Papakita ko sa inyo yung mga bisikleta natin. Saan ka pala mga idol, mayroon na nga pala ako bibitawang bisikleta rin. Yung mga iba lang. Yung iba na dito pa naman pero panggamit. Pero yung iba naman kasi alam niyo naman po. Ano pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang suporta natin sa parents natin. Kaya pala ito. Sa mga interesado lang po, meron ditong Jaguar size 16. Ito makinis 'to kulay puti. For display purposes din to saka bihira lang din yung mga ganitong klase. May nakita akong ganito sa mga surplusan din pero bihira. Ito maganda mga idol ah. May andyan pa yung Jaguar na emblem. Masayang po yung emblem niya sa harapan na nakadikit. Ang ganda yan. So size 16, in good condition na po ito, makinis pa. At kung mapapansin nyo mga idol, ayan, pati upuan, Jaguar din na nakasulat dyan. Binibenta ko na lang to mga idol, 5,500 lang yan. Madali naman ako kausap, negotiable pa naman yan. Tapos ito yung mga ibang bike ko nga pala. Yung the rest, yung mga iba na benta na rin po kasi gawa nung medyo nakailangan din tayo. Pero anyway, ito na rin sinabi ko, gamit lang po yan at makakakita pa rin tayo ng ibang mga bike na mga collection natin. Ito, mountain cat. Hindi ko pa ito na-vlog para sa inyo pero ito, ipapakita ko na rin. Pero ito mga idol, hindi ito ginagamit ko ito ngayon . Teka, saan ko ba ipapwesto ito? Para ma-specs natin. Kahit dyan na lang. Siya nga pala itong Panasonic natin. Mga stock ko yan. Ngayon nyo lang makikita. Galing to sa Cavite. Sa bahay namin doon. Sa yung mga Jaguar na yan. Meron pa tayong mga ibang bike doon. Pero surprise na lang kasi talagang inuunti-unti ko rin dadalhin dito. Pero anyway, ito napakakinis nitong to. Bihira tayo makakita ng ganitong klaseng mountain cat. Na sobrang kinis. At saka mukhang bago talaga. Ayan. Etong gear niya mga idol linagay ko na to. Ako na naglagay niyan. So, ginawa ko siyang bike project. Napakaganda ng wheelset nito mga idol na Araya 26er. Mukhang hindi pa nagagamit masyado tong bike na to. At saka ang kagandahan para racer tip ko yung tires. Made in Japan po 'yan basta mga ganyang klaseng tires. Ito yung hinahanap ko talaga na gulong. Eh nasaktuhan ko lang din nung nakuha ko to sa surplus, ganyan na talaga. So, ito okay to. Cantilever nga pala to dito sa harapan, ganun din sa likuran. At saka ang group set nito, Altus A20. Kung makikita nyo mga idol, magkasama sila mismo nung brake lever saka yung mga shifter nya. Anyway, 3x to mga idol, 3x7 speed. Ang ganda ng shifting . At kung mapapansin nyo mga idol, original pa rin na Panasonic mismo yung handle grip, halos hindi masyado nagamit din. At naka-Tioga po yung headset nito. Siyempre yung original pa rin na ito. So steel po yan. Itong pinaka handlebar, saka itong stem. Panasonic MCR, all-terrain bike mga idol. So bihira ang mga ganitong klaseng mountain cat. Kahit research nyo, hindi nyo basta-basta makikita yan. Kundi kay kay Panasonic lang yung website nila. Yan nga pala mga idol, ayan yung para malaman nyo kung ano niya. Ayan yung purpose niya nung ginawa siya. Oversized Love Nature po mga idol. Chromoly. Yan. Matsushita Electric Industrial Corporation. Po yan sa Japan. Kung makikita nyo yung mga joints niyan, ang ganda. Talagang pulido po yung pagkadikit niyan.
Actually, hindi ko naman masasabing log type, pero para siya nakapatong. So, kakaiba rin talaga kung paano nila ginawa to. So, this one is a handmade. Altus A10. So, ang Altus A10 po is 1993 po. So, this bike, I think this one is made on noong 1993 pa. Kasi sinabayan ng ganito, Altus A20. 3x super kinis pa po yan. Wala pong issue dyan, mga idol. Good working lahat. Pati dito, Altus Shimano A2 pa rin. Meron siyang protection para dito sa rear derailleur. So, 7 speed cogs. So, ang size nito, mga idol, alam nyo naman, pag mga sinauguna kasi, ang depende, mahaba kasi itong 52 pala. Range na lang kasi hindi naman accuracy yung kinuha ko dito. Kumbaga inano ko siya sa center to center. Pero yung sa top tube naman, ang sukat naman is nasa 52-53. Pero ito size 16.5 to 17 yung C-tube. So anyway, sa mga height na kung pwede to, mag-start na lang tayo sa maganda at bagay na bagay sa 5'3 hanggang 5'10 pwede, 5'11 pwede rin kasi sa sobrang haba ng top tube mo. Napaka very stiff pag ginagamit. Wala kang makita maririnig na along. At saka ang kagandahan, original po na Panasonic na saddle. Yan yung panalo talaga dyan. Panasonic po yan, idol. At ang hubs nito, mga idol, naka-exage. Exage na po siya. Yan. So, yan ang mga, pag may mga exage, tandaan nyo, mga idol, pang retro. Ayan ang mga halos kalimitan na nakikita ko, mga idol, kapag sa mga retro MPV. Kahit road bike na mga classic, exage din nakikita ko. Shimano na rin siya. Quick release na rin po siya, mga idol. Anyway, isa ngayon, di ko pa bibitawan yan. Dahil isa rin sa paborito ko na ginagamit pamalengke rin yan. Tapos, yan nga pala, mga idol, nabuo ko na rin pala itong bike project natin. Na dati ko ito. Itong Cannondale. Size 54, squala po yan. Napakaganda yan. Ito yung bar and shifter po, mga idol. Kaliwat kanan yan. So, Koda. So, may ginawa ko dito . So, teka, papakita ko sa inyo. Kumbaga, na bike project ko na rin to. Mabubuo ko lang nito . Nito lang 2 days ago. So, hindi ko na na-vlog. 700C nga pala yung wheelset nito. Kung makikita nyo yung formahan nyo, formang gravel bike talaga. Which is, this one is a touring bike talaga. So, tinanggal ko muna yung fender. May fender to . Bagay na bagay yung fender niya dito. Ito yung fender niya. Teka. Ito to, fender. Yan. So, inuunti ko lang siya kasi inayos ko pa yung suporta. Kumbaga, naghahanap pa ako ng tornilyo kaya hindi ko siya kinakabit pa muna. Pero pag yan nandyan, sample ko na lang para may idea po tayo. Papakita ko lang . Tignan natin kung babagay. Alam ko, na-excite din ako pag ako nagbabike . Ayan yung tsura niya. Imagine nyo na lang na yung itsura niya ganyan. So ang forma nito pag din nakikitang ganyan. So yun, mga idol, ikakabit ko pa yan. And soon na siguro mape-perfect ko na ma-vlog yan kapag naayos ko na yan. So pahapyo na lang. May ginawa akong upgrade nga pala dito, mga idol. Dati kasi hindi pa yan yung Koda niya. Ito yung hinanap ko na pyesa para ma-perfect ko na siyang Koda. Koda components is exclusive lang po kay Cannondale. At syempre, mga idol, handmade in USA po yan. Kaya ko hinanap yung mga Koda na yan. Kung mapapansin nyo, mga idol, itong handlebar ko na alloy, made in USA. Ito rin, made in USA yan. So nabuo ko na siya talaga. So all components po, mga idol, is Koda. Ultimo, kung makakita nyo sa crank, andyan pa rin yung Koda na brand. Sa wheelset naman, mga idol, Sunrim
Pag sunray mga idol, alam nyo naman, isa rin siya mga yan, classic na wheel set. And then naka-parallax po yung hubs niya. Sa hubs, parallax, bali ano to, 36 holes. Yan, 700C po. Pang ano to, naka-cantilever. So, pang ano, cantilever brakes. Ayan. Harap at likuran. Sa frame, yung frame nito, inayos ko to. Kumbaga retouch. Iniwang ko lang po mga idol yung mga ano. Ito, yan. So, magaling ang pagkagawa na ito. Saka yan, yung mga warnings. Saka syempre yung handmade in USA. Kasi ayan talaga yung tatak na talagang original niya. So, ano to, restore to. Si maraming salamat kay Reply Painting. Reply Paint. Ito kasi hindi ko to ano, pina-retouch ko to. Ang galing ng pagkagawa niya. Nagustuhan ko yung retouch niya dito sa ano natin, bike na to. Dahil isa to sa paborito ko na bisikleta. Ultimo pati yung kulay, kuha niya. Maraming salamat Reply. Medyo mabigat lang din ang ano, ang hindi, medyo ano ang presyo niya sa akin kasi ano eh 3.5 to 4, mura pa nun, ewan ko na ngayon. pero that matagal na yan. So matagal to nakatinga rito kasi ang ginagawa ko after ng repaint kasi talagang yan sa inita ng araw yun, dyan ko binibilad para maganda yung pagka glossy niya. So nasunod naman yung gusto ko dyan, which is original pa rin lahat yung kulay, kung ano kulay niya dati yan pa rin yung kulay niya, at saka yung kumakita yun, hindi ko pinagalaw yung mga ano niya. So ang galing lang pagka retouch ko. Wala kang makitang kapa dyan ah. Talagang paint po yan. So perfect. Ito lang isa rin sa nagdala dyan, yung bar and shifter, kabilahan po yan. Ayan isa. Napaka accurate po yan mga idol. Naka Diore NX nga pala sa rear derailleur. Diore NX. Saka ito mga idol, ano na to, eight speed to. So 3x8 speed. 3x8 speed. Koda pa rin yung crank natin. So yung itsura nito, talagang re-retain ko pa rin yung pagka ano niya, retro road bike. Touring bike actually yan eh. So yung gulong niya may kakapal, original stock pa rin yung gulong nito, hindi ko pinalitan yan. Sa tire naman, ano to, ito yung tinatawag na Continental. Makakita yung medyo dark na kasi. Ano siya? Tan wool yan. Top Touring 2000 ng Continental to. 700 by 35C equivalent nung ano na to. Pero pwede pa to. Hindi, sagad na pala mga idol. Tiningnan ko kasi yung gap parang di na kaya. Pero hanggang doon, 35C, which is touring na lang. Maganda, syempre yung stock pa rin natin na Avocet. Titanium nga pala to mga idol. Yun, so di ko alam kung meron interested din dito. Pero buuin ko pa rin kasi ito, ikakabit ko rin to ano niya, topic. Maganda tingnan to kapag may ano siya, topic na ano, na carrier. Saka ayan, naayos ko pa itong mga ito. Meron din siya dalawang bag, pannier bag. So yun mga idol, sa mga nagtatanong sa akin kung meron pa daw akong binibenta, for now, ito kasi mga idol, Silva. Bridgestone to, napakakinis to. Naka-aircon pa yan. Kahit i-search nyo yung mga idol, yung mga ganitong klaseng saddle, napakamahal yan. Saka ito, Tiagra mga idol. Ayan, 10 speed. Kita nyo, pero one by kasi to kaya ganyan. Pero Tiagra group set to, Tiagra. Pagdating sa V-brake, naka Diore XT V-brake silver, super kinis na kulay pula to. Ito naman hybrid. Mga idol, ito may gagawin kasi ako ditong project. So hindi ko pa siya ma-desisyon until ibenta natin. Ito po, yan, sa likuran naman yung V-brake Shimano, so magkaiba sila. Sa harap kasi XT. Ito Shimano. Ito yung pinakamalupit dyan mga idol. Sa crank pa lang. Apakita ko sa inyo.
Metria, sino po sa inyo nakakaalam ng ganitong trunk? Alam ko yung mga may idea, para sa yung mga newbies nga pala, alam ko yung mga iba dyan na may idea, kilala nila to. Pero may presyo po yan, yung Metria na yan. Ang Metria mga idol, Shimano po yan ha, Shimano. Alternative na ginagamit to for touring mga idol, mostly on city bikes. So yun, tulad yan mga idol, naka Shimano Tiagra rear derailleur, di ba? So since na naka one by lang to, dito lang talaga. So pwede mo naman if ever na gusto mong mag-convert ng 2x. Pero itong Metria na to, pwede mo rin to i-upgrade ng 2x. 170mm yung haba. Shimano yan mga idol. Sa Shimano FCU5000 yung nito. Model niyan. May 2x kasi nito. Ito naman may 1x. I think range price nito sa brand new nasa 11,000. 10-speed cog, so advantage tayo diyan sa cogs niya. So 10-speed na. Ito lang hybrid na nakita ko na 10-speed. Sa totoo lang yung sa setup niya na ganito. Ito si Sylvia mga idol, alam naman Bridgestone 'yan. May issue lang, yun lang. Pero ano 'yan? Lang gasgasan. Yun lang gasgas niya, wala na iba. Meron din dito sa part na 'yan. Pero lahat overall maganda. Pulido pa 'yung makinis. Saka magaanto Ergon. Ergon 'yung tulad sa sabi ko, i-search niyo 'yung Ergon para may idea po kayo, may kamahalan din 'yung mga ganyang klase ng saddle. Naka-aircon din siya dito sa may grip. Guard, grip guard. Ayan. May bell na rin siya. Alloy nga pala to itong bisikleta na to. So yan, wala pa akong idea kung kasi may balak ko dito. Itong mga group set saka itong trunk, ililipat ko sa swing yan. Pero if ever na may mga ursonada nito, bahala na, pag-usapan na lang natin muna. Kasi gusto ko yung group set niyan. Okay. Ito, mabilisan na lang yung retro kong dalawa dyan. Sorry, yan, tatlo na sila. 1, 2, 3. Ito, gusto ko talaga yun. Okay. Yung Merida ko dyan, kasama na carrier. Binibenta ko yan. Maganda to, bago na gulong nito. Good condition na to. Hindi ko lang masyado kung pinapapalitan ko lang pamalengke. Ito, nai-stack na lang siya rito. Pero ginagamit ko rin yan. Kasi kailangan magamit ko rin lahat ng bike ko para hindi masira. Ito mga idol, size 17. Original to Merida. Classic, chromoly steel pa yan. Tapos may carrier. Makita yung carrier niya. Retrong-retro yan. Naka 3x7 speed siya. Original stock. Yung gulong lang dyan pinalitan ko bago. Saka okay na lahat ng mga brakes and cables yan. Kinompleto ko yan. Original naka Alivio group set. Benta ko dyan, 12 na lang yan, 12,000. Okay, sa Araya naman, ito Araya Originals. May issue lang ako dito sa Araya ko papalitan ko pa ito ng gulong, saka yung wheel set sa likod, kasi ayaw ko yung wheel set niya sa likod, kasi may crack to, ayan. So, yun. Anyway, kung as is yan lang naman to, kasi ito naka 3x8 speed. Ang kaganda na ito, 8 speed, naka Diore XT ka na. Yan, mga nito, Diore XT. RTA, Araya. RTA. Madifax. Hindi ko pa nalilinis, makalikabok pa. Ako, Diore XT yan. Tapos dito yung mga handlebar nito. Ito, kung as-isan lang talaga mga idol, kahit nabigay ko na lang 12 yan. 12, parehas ko na lang dito. As-isan na lang. Yun lang naman ang yung mga na-mention ko, may price na binibenta ko. Okay, maraming may gusto nito, sigurado ako dito. FX series, Trek na to. Hybrid, bihira lang to yung ganitong size. Ang size naman kasi dito, size 20. Yan. Pag sa hybrid naman po mga idol, medyo may kalakihan to. Bagay to sa height na 5'5 hanggang 6'2. Mga ganun ng height. Hanggang 6'2 siguro, alanganin na pero... starting ng height ng 5'5 pwede to. Ang tires nito mga idol, pwede nyo palitan 700x38C para magiging 29er. Yun ang kagandahan dito, para palakihin yung gulong. Original components, Bontrager, mga wheelset, pati gulong Bontrager yan.
Original niya po lahat yan, pati lahat itong mga handlebar, boom trigger, stem, combo shifter siya mga idol ha. 3x8 speed Shimano na rin siya. All stock nga pala to ha. Naka-asera. 3x. Okay, bakit mo sabing ano yan? Ayan, 3x. Asera. 8 speed din yan. 3x8 speed. Advantage nito mga idol, naka 3x ito. Ayan, Shimano. So, ito okay ito mga idol. Pati yung mga components ng ano niya, ayan. Naka, ano yan, naka mismong bone trigger, pati upuan. All the way ito mga idol. Gagamitin na lang to. Teka, ano ko lang, position ko lang. Ang pinalitan ko lang dito mga idol, itong ano niya. So, in-upgrade ko na, ginawa ko ng surface. Original na surface na handle grip po yan mga idol. Ito, binebenta ko itong mga idol. Ah. Mabilisan na lang. 13,000. Deal na, deal or not it, 13,000. Mura-mura. Issue lang nito, para umano na tayo, may mga konting magasgas. Pero hindi naman natuklap. Gasgas lang. Ito pa. So, hindi ko na ito naasikaso. Ito yung mga galing sa Cavite, kararating lang. Kaya, Kleenex ko na rin. Yan lang naman, ano yung issue niya. Hindi naman tuklap mismo yung ano, pero gasgas lang, gasgas. Pambansang gasgas. Pero performance, ang ganda na ito. Kasi maganda yan, malaki yan eh. Ayan po mga idol, 12 million. Ay, 12 million, sorry. 13 mil. 13 mil, 13 to ah, correction. Yung Araya na ito, season 12. Tapos yun, 12,000 kasama na carrier, ng ganda pa. Tapos 5.5 itong ano natin, Jaguar. Yan yung mga binibenta ko. Ito wag muna. May plano pa kasi ako dyan eh. Ang ganda yung ano yan, group set. Ito pa yung Bianchi natin. Dyan muna, bike project. Ginagamit ni Mrs. yan. And then saan nagtatanong sa akin kung kumusta na yung mga bike natin, dito pa rin, yan. So meron pa rin tayong mga bike. Wala ka tapos ang bike project, medyo busy ako ngayon kasi inaasikaso ko muna yung mother ko. And then, eto. Mga idol, huwag kayo magkilala, marami pa tayong bike. Dati ang ginagamit ko yan. Halos everyday, papalit-palit. Bihira akong makapag-vlog ngayon about sa bike. Pati sa mga lahat ng mga vlogs sa update ko, hindi ko masyado kasi everyday may trabaho at saka inaasikaso ang mother ko. Ito yung ano na may namusta sa akin kung ano, kasi gusto niya bilhin idol. Hindi pa tapos. Yan yung swallow natin. Bridgestone yan. Ayan, Araya. Araya, Bridgestone, sorry. Araya nga pala to ha. So, standby ko muna yan. Soon mabubuo ko rin yan. Favorite ko yan. Saka itong client ko, andito pa rin. And then boardwalk. Yung dahon route ko nga pala, idol, yung nasa Cavite, huwag ka mag-alala. Na-miss ko yun, pero someday siguro kapag nakaluwag ako, I will get it back. Ito, may emblem na dahon boardwalk. Ito yung iba bike project ko dun sa ano, yung Sylvia, itong ano natin. Itong Swin. Baka yung piyesa noon, yun ang pagpapalitin ko dito. Anyway, ito naman, original 411. May kalakihan nga pala to ha. Tapos yung rally natin, nandyan yung rally natin. Sa cherry beam, sa electric bike. And then yung gears. So yun lang po muna mga idol, update ko lang dito. And so yung may iba pang bike na kung ano yung madadala ko rito. Galing doon sa bodega namin sa Cavite. Yung iba dadaling ko na rin dito para... unti-unti ko na rin ayusin at kung sino may interested ko, bebenta ko rin naman doon. So yun lang po ang update ko muna dito sa aking tambayan dito sa ano, sa Manila, Quezon City po. Maraming salamat mga idol. God bless, sana nag-enjoy kayo sa konting pahapyo ko sa mga bike natin. Maraming salamat, God bless, mabuhay.